Magandang araw po muli mga boss. Dito po tayo ngayon sa Greenwoods Cainta. Toyota Altis po itong gagawin ko. Ang problema po nito is malakas na kalampag. Kahit sa maliliit lang na lubak. Siguro naman po naririnig nyo pag kinakalog ko. Diba? Ganun po kalakas. Lalo-lalo na pag na-hams, nako po. Ang lakas po ng kalampag niya. Ang gagawin ko po dito, kakalasin ko po itong shock absorber niya. Para makita ko kung ano po yung kumalas. Una po dito sa hose, meron po yung bolt na number 14. Yan po yung brake flexible hose. Ayan po, sa caliper po yan nakakabit. Aalisin nyo po yung bolt na number 14 dyan. Para mailiis nyo po yung hose niya at bumitaw siya sa shock absorber. At dito naman po sa stabilizer link, meron po yan number 17 na nut. Tanggal na po, nakita nyo naman. At dito sa knuckle, nakakapit po yung shock absorber. Meron po yung dalawang bolt and nut. Ayan po yung tinatanggal ko. Isa, meron pa po yan sa baba. Dalawa po yan yung magkatabi. Bolt and nut, number 22. At pag natanggal nyo na yung dalawang nut sa shock absorber, taas-taas baba nyo para matanggal nyo po yung nakatusok na stabilizer linkage sa shock. Ayan po yung tinatanggal ko. Ayan o, nakikita nyo yung sa kaliwang kamay ko. O, natanggal ko na po yung stabilizer linkage. Ngayon dito naman po tayo sa dalawang bolt na nakakabit dito sa shock. Kung hindi po kaya ng kamay nyo para bunutin po yung bolt, pwede nyo po yung paluin mga boss. Alalay nga lang, baka mamaya madali yung thread. Ayan. Nakakapit kasi yung bolt na yan at saka yung shock dito sa suspension knuckle. At dahil kaya ng kamayin, ayan po, ilahin ko na po siya para bumitaw na. At pag okay na, natanggal mo na yung dalawang bolt, pwede mo na pong tanggalin itong shock absorber. At kung mapapansin nyo, hindi ko pa po tinanggal yung ano niyan, shock mounting, pero nabunot ko na po agad yung shock. Ibig sabihin po nun, sumabog na po yung pinaka bearing niya. Kaya naiwan na po yung shock mounting. Ayan po yung shock mounting, oh. Ayan o, i-close up ko mga boss para makita nyo. Ayan, yung bearing niya po, sumabog na. Kaya ang nangyari, bumitaw na po siya sa shock absorber. Tatanggalin ko po yan, meron po yan tatlong nut. May bago na po kasing ikakabit mga boss. Gamit lang po kayo dyan ng combination na number 12 mga boss. Para mas madali niya po siyang matanggal. Yan naman, hindi naman po gaano kahirapan tanggalin yan. Kahit kayo lang mismo talaga. Hindi nyo na kailangan ng mekaniko. Basta meron lang po kayong coil compressor. Okay na po, matatanggal nyo na po yan. Ang size po ng nut ng tinatanggal ko is number 12 po yan. Hindi po kayo dyan mahihirapan magtanggal dahil maliit lang naman po yung nut na yan. Mas maganda para matatandaan nyo yung mga tornil yung tinanggal nyo mga boss. Bawat tanggalin nyo yung sa ibabaw nyo ilagay. Huwag yung pagsamasamahin. Tapos yung nakalagay po sa baba lang po. Para hindi po kayo malilito sa bawat paggawa nyo. At ito na po yung shock mounting na tinanggal ko. Nakikita nyo. Diba? Kukunti lang yung tornilyo. Kayang-kaya nyo po yan. O, pinapakita ko po ngayon sa inyo. Ayan po, bumitaw po siya yung bearing sa shock mounting. Ayan po yung sumabog po siya eh. Kaya ang lakas po ng kalampag. Sa pagtanggal ngayon mga boss ng shock mounting, gamit ka po ngayon dyan ng coil compressor. Ayan po yung gagawin ko. Pero kung wala po kayo dyan mga boss ang stallion alambre, pwede rin po yun. Maganda kasi ito mga boss sa mga taong nagnanasang gumawa ng kanilang mga sasakyan. Para in case na may problema po kayo, tapos yung paggawa ang pinupuntahan nyo full load, marami nagpapagawa. Tapos may oras, may time ka naman para gumawa. Ikaw na lang. Panoorin mo lang po ito. Hindi po ba? Kung sa palagay mo naman po, parang mali po yung trabaho ko. Marami naman pong may video niyan na mas magagaling pa po sa mga video ko. Marami dyan. Basta sa akin lang, baka makapulot ka ng kaunting kaalaman sa mga ginagawa ko. Ayun lang po ang akin. Hindi naman po ako nakipagpagalingan eh. Pinapakita ko lang po kung paano po ako gumawa. Kung ganyan po ang style ng paggawa ko, wala tayong magagawa. Ganyan po yung style ng paggawa ko eh. Kung makakita ka ng mas magandang style. Diba? Pero sa totoo lang boss, tatapatin ko na kayo. Sa pagtanggal ng coil spring, merong mas magandang style dyan. Meron talaga. Kasi sa trabaho ko dati, meron talaga kaming gamit. Wala talagang kahirap-hirap. Ipapatong mo lang po yan doon. Tapos
ipipress mo lang. Meron po kami pampress talaga para dyan. Kasi baka mamaya may mag-comment na, ay, meron talaga mas madaling ang trabaho para dyan. Meron talaga, meron. Ang pinag-uusapan natin dito is DIY sa bahay. Sa bahay mo gagawin, hindi po sa company. Para malaman mo po, ha? Kasi baka may mag-comment na, napakadali lang gawin yan. Sa trabaho ko ganito. Eh, talaga may gamit ka eh. Mag-iisip ka rin minsan. Wala ka sa kumpanya. Ang pinag-uusapan dito, DIY sa bahay, kung paano mo gagawin. Kasi lahat ng bagay, kapag meron kang tools na special tools, madali mo lang yan magagawa. Natural, kumpleto ka sa gamit eh. Pero sa bahay, ang pinag-uusapan natin dito eh, DIY. Ha? Ganun po gagawin. Sa mga ilang kumpanya na kumpleto po ang gamit, meron pong talagang machine na pagtanggal dyan. Gusto mo saglit lang eh, 3 seconds lang tanggal na yan eh. Wow, galing oh. Pag sa palagay mo, okay na po yung pagkakapress ng coil spring, pwede mo na pong alisin yung shock mounting. Gamit ka po ng number 90 na socket. At ilagay mo na po itong bagong shock mounting. At yung nut na number 19, higpitan mo po siya maigi mga boss. Kaya importante po yung coil spring. Dahil para pag tinanggal mo po yung shock mounting, hindi po. Kasi pipersa po yung coil spring. Tatalasik po yan pag hindi mo po siya prenes. Importante po yung coil spring compressor. Kasi ayan po yung gagamitin nyo talaga pag nagpalit din kayo ng shock. Hindi lang po shock mounting. Or kaya gamit kayo ng alambre. Ako minsan sa lifter ko inaano yan eh. Yung lifter namin sa trabaho ko eh. Ayun na ginagamit ko eh. Dinidiin ko dyan dun, eh. Para matanggal ko eh. May mga technique din kasi yung pagtanggal niyan, marami. Pero yung coil spring compressor, mga boss, sa Lazada, mura lang yan. Makukuha mo lang yan, 350. Balik po tayo sa trabaho. Kapag nailagay mo na po yung shock mounting, pwede mo na pong alisin itong coil compressor. Sa pagtanggal ng coil compressor, mga boss, unti-unti mo lang luwagan bawat isa. Huwag mo pong bibigliin yung isang side, tinanggal mo agad yung isa, tatabi niyo po yan, mahihirapan ka. Kasi kahit ano naman mangyari, matatanggal mo po yan. Eh bakit mo pa bibiglain? Lagi nyo tatandaan sa bawat gagawin nyo, dapat meron po kayong style. Isipin nyo muna bago nyo gawin. Ang ibig ko pong sabihin parang ganito, pag ito ba niluwagan ko ng todo, sa kabila ano ba mangyayari? Hindi ba mas hihigpit? Kasi mas persado na sa kabila, wala na siyang alalay eh. Ganun po. Maganda kasi yung nagtatrabaho ka slowly but surely. O kabit na nga natin tong shock absorber. Sa pagbalik naman po ng shock absorber, isentro mo po muna yung shock mounting sa mga butas niya para hindi ka po mahirapan maglagay ng mga nut. Tandaan nyo mga boss, ang pagkabit po ng shock mounting, dapat yan nakaguide. At pag okay na, dito ka naman po sa baba o itaas mo po ngayon yung pinaka-knuckle tsaka mo ilagay yung bolt niya. Dalawa lang naman po yung bolt niya, yan po yung kinakabit ko na number 22. Number 22 po, lagi nyo tatandaan, mas madali po yung trabaho kapag inuna nyo po ikabit yung shock mounting. Tapos susunod nyo po itong sa knuckle niya, yung dalawang bolt. Tapos ito pong stab link niya, stabilizer linkage. Na number 17 po yung nut niyan, ayan. Pag medyo nahihirapan po kayo sa pag-shoot ng mga tornilyo, ang style po dyan mga boss, uuga-ugain nyo lang po. Ganun lang po ang style. Tapos isunod nyo na po itong number 22 na nut sa shock absorber, ayan po. Ito kasing shock absorber niya, nakakapit po yan sa knuckle. Dito naman po sa mga tornilyo na pinatanggal nyo, importante po mga boss, mahigpit po yan. Alam nyo, minsan naka-encounter ako, hinigpitan ko na siya, mahigpit na para sa akin ha. Ayun pa yung pinagmulan ng ingay. Kailangan talaga, mahigpit na mahigpit pala talaga siya. Kaya kahit gamitan ko po ng impact yan, kapag nakikita nyo gumagamit ng impact, o kaya wala kong impact, pinapalo ko pa yan eh. Importante pong mahigpit yan mga boss. Importante yan. Panggagalingan po kasi yan ng ingay. Ito po, yung sa shock absorber, tinubo ko pa po yan. Kung makikita nyo, oh, may tubo ako nakalagay. Oh. Para sigurado po ako na mahigpit po siya talaga. Kasi pag maluwag yan, kahit kaunti lang naluwag, pag nalubak ka po, tutunog po yan. Kaya nga minsan magtataka ako kung kailangan nagpagawa, lalo lumakas yung ingay. Ganun po yung mga boss. Ayan po yung mga tip ko sa inyo. Mga na-experience ko po yan. Diba? Na-experience mo, diba may mga kwento minsan na, nung hindi ko pinagagawa, ang hina ng ingay. Nung pinagawa ko, lalo lumakas. Dahil nga po sa, minsan, hindi nga nahigpitan maigi yung tornilyo. Minsan ganun po ang reason nun. O ngayon, pag nahigpitan nyo na po ang lahat, o, di magpapasalamat na po ako sa inyo sa panonood. Salamat po ng marami. Sana po, huwag nyo nung pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko
at pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!